our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Bayaran daw na vlogger. Pasok. Ang gagaling sa kampo ni Pangulo. Banat bay, huwag kang magsisinungaling. Umamin ka. Naloko na. Umamin ka kasi konti na lang, kamukha mo na si Norman Mangusin. Naloko na. Sa bagay, magkaibigan kayo nun, di ba? Dati binablog mo yun, di ba? Naloko na. Oo. Oh. Tapos nung nakita mo ko, tinigil mo, di ba? Sige, pasok na. Ako eh, eto ah, naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Hindi ako naniniwala. Oo! Oh, aliwanag ha? Hindi siya naniniwala. Oo, oh, na nanggagaling sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga bayaran vlogger. Oh, bakit? Alam ka naman na sino kaya yung mga tinutukoy nito? Ako eh, eto ah, naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Hindi ako naniniwala. Eh, nasa kampo kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, edi hindi kami bayaran, maliwanag 'yon. Naloko na. Sino ba ang mga umamin na sila'y bayaran? Sino ba may mga isyong ganyan? Hindi ba etong si Banat Bay sila, sila kap ninyo, diba, na magkakasama noon na sila'y mga bayaran o sila may issue? So ngayon, nililinis kami ni Banat Bay, mga kababayan, na kaming talagang mga BBM vloggers ay, walang ganon. Hindi kami mababayaran ni Mark Ramos. Diba, Boss Rocket? Ako eh. Eto ah, naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Hindi ako naniniwala. Ah, narinig nyo. At napapansin nyo ba? Si Banat Bay sa pagtawag niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Aba, ilang beses na yan. Nandiyan na rin si Lorena Silverio na nanonood sa Singapore. Pansin nyo ba? Panina ang tawag niya ng Pangulong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang dati, kung tawagin niya Marcos Jr. Yun ang lagi niyo maririnig. Naloko na. Oh, ngayon. Oh, ikaw. Yan yung sinasabi niya. Eh ngayon, ulitin ko ha. Pakinggan niyo maigi. Lagi ko na tong nakikita at ay naririnig, napapanood. Pangulong Bongbong Marcos na. Pangulong Marcos ganyan ha. Oh, ganyan na ngayon. Ito na. Pasok. Ako eh. Ito ah, naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Hindi ako naniniwala. Narinig nyo! Naloko na. Pangulong Marcos! Sabi ko sa'yo eh, tawagan mo lang ako, halika. Naloko na. Diba? Dumalis ka na kay Digong. Naku, wala ka lang maaani dyan. Naloko na. Diba no? Mukhang bumabalentong ka na. Bumabalentong na. Diba? Sino ngayon ang bayaran? Sa kanila mismo galing, ha? Wala na yun, ha? Wala. Lipat ka na. Lika. Banatan mo ng banatan si Maharlika. Sige nga, banatan mo, ha? Basta prank, kundi kayo magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng dalawang dokumentong nag-uugnay sa Presidente ng Pilipinas sa paggamit ng ilegal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito at ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsa March 11, 2012 ay si
Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair, eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kaya, kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na siya nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako, eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan, sa mga... Oh, yun na nga. Oh. Diba, pati siya nagdemanda. Herbert Elek, nandiyan dyan. Good evening, Boss Mike, new subscriber from Kalamba. Pansin ninyo yung mamayang sasabihin ni Banat Bay dito, ha? Oo, bibirahin niya dyan si Maharlika. Kaya ako nagdududa na rito, eh. Purple Home TV, oo. Gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no? Pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So, yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Ano din ang dahilan ni Abalos? Artificial intelligence. Hindi nyo napapansin? Hindi. Kayo mag-isip. Ayan na. Oh, tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. Tingnan nyo yung katwiran, ha? Oh. Ang galing. They are preparing the minds of the people. Na pag lumabas yung video na yan, it's an AI. Yun hindi ko mag-gets, eh. Tayo, yung sinasabi. Bana, bay. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Magtatatlong taon na matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin yung video. Naloko na. Diba? Oo, ipipilit pa rin niya yung video-video. Tapos mamaya babawiin niya. Oo. Diba? Eh, ang tagal-tagal na. Sabi ninyong supposedly matalino sana, eh, bira ng bira, nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Eh, sigurado ako, pati doon sa mga bayarang vlogger nila, coordinated na yan, eh. I mean, mindset nila ang tao na whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila, eh. Sabi mo kanina, walang bayaran! Ang gulo mo kausap, ha? Ang gulo mo! Naloko na. Okay na, eh. Naloko na. Anong bayaran nila? Kasasabi mo lang dito! Ano ba talaga? Alam nyo, niloloko kayo neto, ha? Eto, tingnan mo. Ako, hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Oh. Ako, eh. Eto, ha? Naniniwala ako. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayaran vlogger. Hindi ako naniniwala. Kita nyo? Eh, bakit dito? Oh, pasok. Yun na yan. It's an AI. Yun hindi ko mag-gets, eh. Tayo, yung sinasabi ninyong supposedly matalino sana, eh, bira ng bira nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Eh, sigurado ko, pati doon sa mga bayaran vlogger nila, coordinated na yan, eh. I mean, mindset nila ang tao na... Pinaniniwalaan nyo pa ba to? Diba? Pinaniniwalaan pa. Ang gulo, eh. Okay, tuloy natin. Baka mamaya magbago sa dulo. Oh. Whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila, eh. Inuunahan na nila, eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maging matalino naman tayo. Lumabas naman tayo sa bubbles natin. Para tayong mga tangang, sige lang, bira lang ng bira. Basta lang may ma-content. Gusto nyo yung ganun? O sige, sakyan na lang natin araw-araw. Gusto nyo yung title ko, araw-araw video. Ito na, lalabas ko na video. Ito na, lalabas ko na video. Oh. O ito na, may dokumento. Oh. Alam nyo, isa lang masasabi ko. Self-serving ho yan. Oh. Kung talagang gusto mo ng tamang diskarte, hindi ganyan. Napapahamak, eh. Napapahamak po si BP Sara Duterte. Napapahamak po mga Duterte sa galawang ganyan. Ganun ba gusto natin? Maging immune yung tao sa pagbanat dito kay Marcos? Immune na, eh. Ayun naman pala, eh. Alam nyo kasi, hindi immune ang tawag doon. Ah, matatalino yung mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos at naniniwala na wala kayong mailalabas na video. At alam din ni Banat Bayan na wala talagang video. Oh, oh, di ba? Gets nyo? Sino ba yung araw-araw? Oh, ilalabas ko na ang video. Ilalabas ko na ang video.
Lalabas ko ng dokumento. Lalabas ko ng dokumento ng PDEA. Ayun, fake news. Naloko na. Diba? Oh, muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe. Oo. At sa mga opinion ninyo sa mga napag-kwentuhan natin ngayong gabi, paki-comment po dyan. Oh, sa mga hindi pa nakakapag-like, huwag nyo pong kalimutan mag-like bago kayo umalis. Muli, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera!